Punto numero 3. Bakit ang demonyo ay tinawag na Satan? Magandang tanong ha, punto numero 3. Aha. Sa lingwahe po ng Arabic, ang Satan ay hinango mula sa Syatana, na nangangahulugang ang malayong bagay. Syatana, malayong bagay. Kung kaya't ang Satan ay may naiibang kalikasan kaysa sa tao. At ang kanyang mga makasalanang gawi ay malayo sa bawat uri ng kabanalan. Nabanggit din na ang Satan ay hinango mula sa Syata. Literal na kahulugan ay sinunog. Syata, sinunog. Dahil sa ito ay nilikha mula sa apoy. Galing po siya mula sa apoy. Angkan ng jin, angkan mula sa apoy. Ang ibang mga scholar po ay nagsasabi na ang dalawang kahulugan ay parehong tama. Bagamat, kanilang sinasabi na ang unang kahulugan ay mas mapananaligan. Dagdag pa, si Sibawa, ang tanyag na Arabong linguistic, ay nagsabi ng paganito. Anya? Sinasabi ng mga Arabo na si So-and-so ay may tasaytan kapag nakagawa siya ng gawa ng mga demonyo. Kung ang Satan ay hango mula sa Syata, ay dapat ay sasabihin nila na tasayyata sa halip na tasaytan. Alam niyo mga kapatid, kung kaya po ang Satan ay hango mula sa kataga na nangangahulugang malayo. Ito kung bakit tinatawag nila ang mga yaong naghihimagsik o mga sumusuway sa mga jin, ha? Yaong mga naghihimagsik sa mga jin, yung mga masuwayin sa mga jin. At ganun din sa mga tao na Satan. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 6 verse 112. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْدٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. At ganyan nga kami gumagawa para sa bawat propeta ng kaaway, mga demonyo sa lipo ng sangkatauhan at jin na nagbibigay sigla sa isa't isa sa pamamagitan ng pinalamuti ang salita na nakapanlilin lang. At ganyan nga kami, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit-lapit na lingwahe. At ganyan nga kami, gumagawa para sa bawat propeta ng kaaway, mga demonyo, sa lipo ng sangkatauhan at jin, mga kalaban na mga demonyong tao at saka demonyong jin, na nagbibigay sigla sa isa't isa sa pamamagitan ng pinalamuti ang salita na nakapanlilin lang, ibig sabihin, sa pamamagitan ng magaganda at matatamis na salita, ay nalilin lang ang tao ng mga Satan na ito, ng mga demonyo na ito, either demonyong tao or demonyong jin. Bilang karagdagan pa, ang musnad ni Imam Ahmad, kabagan nawa siya ng Allah, ay nakapagtala na si Abu Dhar ay nagsabi ng sugo ng Allah sallallahu alayhi wasallam ay nagsabi ng paganito, Ya Abu Dhar, ta'awwadh billahi min shayatinil insi wal jin. O Abu Dhar, magpakupkup ka sa Allah laban sa mga demonyo ng sangkatauhan at ng mga jin. So may demonyo ang tao, mayroon ding demonyo ang jin. Sinabi ni Abu Dhar, tinanong ko siya
bisabihin ang propeta sallallahu alaihi wasallam, meron bang demonyong tao? Sinabi niya, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oo, may demonyong tao po, mga kapatid. Ang sagot ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oo. Source natin Ahmad, volume 5, hadith 178. Dagdag pa, naitala sa Sahih Muslim na si Abu Dhar ay nagsabi na ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, yaqta'u salata al-mar'atu wal-himaru wal-kalbu al-aswad. Ang babae, ibig sabihin ng babae, adult na babae, ang asno, asno yung maliit na kabayo, at ang asong itim ay nakakaputol ng salah. Ibig sabihin po, kung dadaan sila sa harapan ng mga yaong hindi nagsasala sa likuran ng sutra, gaya ng isang harang. Ibig sabihin, kapag ikaw na lalaki, nagsasala, at wala kang inilagay sa harapan mo na sutra, boundary line, na hindi pwede tawirin. Halimbawa, naglagay ka sa harap mo ng upuan, o kaya bag, o kaya anuman sa harapan mo inilagay mo, para walang tatawid sa pagitan mo at ng sutra. Kapag may tumawid sa pagitan mo at ng sutra, halimbawa, naglagay ka sa harapan mo ng upuan, at ikaw ay nagsala, at may tumawid, at ang tumawid ay babae, adult, o kaya asno, o kaya asong itim, wala ka ng salah. Opo, ito yung binasa natin. Sinabi ni Abu Dhar, sinabi ko anya, ano ang kaibahan ng asong itim at ng pula o dilaw na aso? Sumagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kalbu la aswadu shaytan, ang asong itim ay demonyo. Sahih Muslim, volume 1, hadith number 365. Maliwanag, dagdag pa. Naitala ni Ibn Jurir at-Tabari na si Umar bin Al-Khattab ay sumakay minsan sa isang napakalaking kamelyo. Opo, kung tawagin ay Berthaun, na nagsimulang magpatuloy ng buong yabang. Yung kamelyo, ha? Mayabang yung kamelyo. Pinapalo ni Umar ang hayop, ngunit ang hayop ay nagpatuloy sa paglalakad sa mayabang na kilos. Bumaba si Umar sa hayop at sinabing, sumpa man sa Allah, kinarga mo ako sakay Satanas, hindi ako bumaba rito hanggat hindi ko naramdaman sa aking puso ang kakaiba. Ang hadith po na ito ay may mapagkakatiwala ang pagkakarugtong-rugtong po ng mga tagapagsalaysay. Mga kapatid sa pananampalataya, punto numero 4. Ano ba ang kahulugan ng ar-rajim? Kapag sinabi mong, a'udhu billahi minas shaytanir rajim. Ano ba ibig sabihin dito ng ar-rajim? Opo. Ang ar-rajim ay nangangahulugan po na ang pagiging itiniwalag sa lahat ng uri ng kabanalan. Kumbaga, ban sa lahat ng kabanalan. Itiniwalag sa lahat ng kabutihan. Opo, itinakwil, itinapon. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 65 verse 5, Quranul Karim, walakad zayyanna samaa ad-dunya bimas walakad zayyanna samaa ad-dunya bimasabiha waj'alnaha rujuman lish-shayatin. Chapter 65 verse 5, Quranul Karim. At katiyakan, aming pinalamutian ang pinakamalapit na kalangitan ng mga lampara. Tinutukoy po mga bituin. At aming ginawa mula sa mga ito ang anumang pamuksang ipinanghahagis sa mga demonyo, at aming inihanda para sa kanila ang parusa ng naglalagablab na apoy. Sinabi rin po ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna zayyanna samaa ad-dunya abizinatin al-kawakib. 37 verse 6. Katotohanan, aming pinalamutian ang kalangitang pinakamalapit sa daigdig ng palamuti ng mga bituin. 37 o 7.
ito ay aming pinangalap, ang aming pinangangalagaan laban sa bawat mapaghimagsik na demonyo. Opo. 37:8, chapter 37 verse 8, upang sila ay hindi makarinig sa kataas-taasang pagtitipon ng mga anghel sapagkat sila ay binabato sa bawat panig. 37:9, sila ay pinagtabuyan at para sa kanila ay parusang walang katapusan. 37:10, maliban sa sinumang ng agaw ng ilang salita sa pamamagitan ng pagnanakaw, ngunit sila ay tinutugis ng isang nagniningas na apoy tumatagos sa tindi ng liwanag. Dagdag pa ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 15 verse 16, walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin, at katiyakan aming inilagay ang mga naglalakihang bituin sa langit at aming pinalamutian o pinaganda it aming pinalamutian ito para sa mga sumusulyap. 15:17, chapter 15 verse 17, at aming binantayan ito mula sa bawat isinumpang demonyo. Opo. 15:18, maliban sa sinumang demonyong panakaw na nakikinig, kaya siya ay tinutugis ng isang malinaw na nagniningas na apoy. May maraming katulad po niyan ng mga verses ng Quran. Nabanggit din po na ang rajim ay nangangahulugang ang taong tumatapon o nagpapaulan ng mga bagay. Dahil ang demonyo ay tumatapon ng mga pagdududa at masasamang isipan sa puso ng mga tao. Ang unang kahulugan po ay mas kilala po at mas tumpak yung ating sinabi kanina sa unang kahulugan. Nakita po ninyo kung papaano ang pag-describe kay Satanas na isinumpa. Kung papaano siya ay binabato, mga bulalakaw sa kalangitan. Opo, kapag siya ay nakikinig, panakaw na nakikinig sa usap-usapan ng mga anghel at makakuha ng impormasyon. At ang impormasyon ito ipinapasa nila sa kanilang human contact na kung tawagin natin ay manghuhula. At ang manghuhula na ito ay hahaluan niya ng samutsaling kasinungalingan ang impormasyon na iyan at pinaniniwalaan naman ng mga nagpapahula. Mga kapatid sa pananampalataya, ganyan po ang kagawian ni Satanas. Opo. Punto numero 5 na tayo. Tungkol po sa ang Bismillah, ang unang ayah ng Al-Fatiha, unang verse ng Al-Fatiha. Ang mga kasamahan po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinisimulan po ang aklat ng Allah. Tinutukoy po ng aklat ng Allah, ang Quran, sa pamamagitan po ng Bismillah. Chapter 1 verse 1. Bismillahirrahmanirrahim. Opo. Ibig sabihin po sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang mahabagin. Ang mga scholar po sa Islam, mga Islamic religious scholar ang tinutukoy, ay nagkakaisa na ang Bismillah ay bahagi ng isang verse, bahagi ng isang ayah sa Suratun Naml, chapter 27. Hindi sila nagkakaisa patungkol sa kung ito ba ay hiwalay na ayah bago ang bawat surah, o kung ito ba ay isang ayah o isang bahagi ng isang ayah kasama sa bawat surah na kung saan ay nakikita ang Bismillah sa simula nito. Naitala din ni Ad-Darqutni
ang isang hadith mula kay Abu Hurairah, mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam, na sumusuporta sa hadith na ito ni Ibn Khuzaimah. Ganon din, nakaparehong mga salita ay iniukol kina Ali, Ibn Abbas at iba pa. Source natin Ad-Darqutni. Opo, volume 1, hadith 303 at saka 306. Ang opinion po na ang Bismillah ay isang ayah sa bawat surah. Maliban sa Al-Bara'ah, chapter 9, ay iniukol po kina mga kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kina Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Az-Zubair, Abu Hurairah at Ali. Ang ganitong opinion po ay iniukol din sa mga tabi'in. Sina Ata, ganun din si Tawus, ganun din si Sa'id bin Juwair, ganun din si Maqul at Az-Zuhri. Ito rin po ang pananaw ni na Abdullah bin Al-Mubarak, Al-Shafi'i, Ahmad bin Hanbal, sa isang ulat mula sa kanya. Ganun din si Ishaq bin Rahway at Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Sa ibang banda, sina Malik at saka Abu Hanifa at iba pang mga tagasunod ay nagsabi na ang Bismillah ay hindi isang aya sa Al-Fatiha o sa anumang surah. Si Dawud ay nagsabi na ito anya ay isang hiwalay na aya sa simula ng bawat surah, hindi bahagi ng surah mismo. At ang opinion na ito ay naiukol din kay Ahmad bin Hanbal. Mga kapatid, sa pananampalataya, yan po ay mga opinion ng mga Islamic religious scholars na mayroon silang pinagbabatayan. Hindi sila magbibitaw ng mga ganyang klaseng opinion nang wala silang mga pinagbabatayan. So makikita po natin kung gaano kahalaga ang Bismillah sa ngalan ng Allah. Ito rin po ang mga binibigkas sa anumang mabuting gawain na sisimulan mo. Gawain na kabutihan na iyong uumpisahan lagi sa ngalan ng Allah. Magbibilang ka ng pera, bigkasin mo, Bismillah. Yan saka ka magbilang. Opo. Ikaw ay inom ng tubig, Bismillah. Anumang gawain na kabutihan, magbibigay ka ng pera sa isang tao, charity, Bismillah. Anumang gawain po na iyong gawain na kabutihan, lalo na sa mga gawain po na hangad mo ay ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, lagi po naruroon ang Bismillah sa ngalan ng Allah. So, lagi pinagpala ang iyong mga gawain po sa buhay. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, napakahalaga po ito na ating binigyan po ng diin sa ating pagtalakay dito sa punto na ito. Opo. At hindi na natin tatalakayin pa kung ang Bismillah ba ay malakas na bibigkasin kapag binasa ang Fatiha, or ito ba ay mahina na bibigkasin, tahimik na bibigkasin kapag babasahin ang Surat al-Fatiha sa prayer. Natalakay na po natin ito. Ano po? Tapos natin ito talakayin. Yung ang Bismillah ba, basmala kung tawagin sa sala, ay malakas ba na bibigkasin or tahimik na bibigkasin? Ito po ay natalakay. Natalakay na natin at wala na po tayong oras kung tatalakayin pa natin ngayon. Kaya, ina-assume natin na napakinggan mo yun, hanapin mo lang po yan sa Gimba Channel. Opo, sa YouTube. I-type mo lamang ang Gimba Channel at hanapin mo roon yung mga punto na iyan at pakinggan mo. Marami kang mapupulot po na mahahalagang kaalaman na kakailanganin po natin sa ating araw-araw na pagsasabuhay sa ating pananampalataya, sa ating way of life na kung tawagin po ay Islam. Pagsunod, pagpapasakop sa kaluuan ng Allah. Yan po ang literal na kahulugan ng Islam, submission. At ang tinutukoy po na submission, submission to the will of the Almighty Allah. 2 minuto at kalahati. Magpapaalam na naman po tayo. Parang iglap lang isang oras eh. Ano po? Oo, talaga.
parang iglap lang isang oras. Sige po mga kapatid, sa pananampalataya, ito po muli ang programang Islam ang Solusyon. Napapakinggan sa impilang ito, DWAD, Adjust 98 po sinintalapihitan tuwing araw po ng Sabado at Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Ganon din po sa impilan ng DWBL po, 12:42 sinintalapihitan tuwing araw po ng Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, na pwede mo po iyan mapanood ng live sa YouTube. Basta alas 3 po na Manila time at araw ng Linggo, at itatype mo yung Salim Gimba, L-E, hindi L-I, Salim Gimba. Then isusunod mo yung kasalukuyang petsa ng Linggo na yan. Halimbawa ngayon ay October 29. Itype mo ang Salim Gimba, October 29, 2017. Pag itinype mo na alas 3 ng hapon ng Linggo, nang araw na yan, 29. Kung anong araw, kung anong petsa, yun ang itatype mo rin. Next po na Linggo, iba naman ang petsa, ano po, ng Linggo. So, kasalukuyang petsa, at ilagay mo Salim Gimba, din yung kasalukuyang petsa, alas 3 ng hapon, inyo po matutunghayan live ang ating programa po na Islam ang Solusyon. Pwede rin anytime, itype mo lang Salim Gimba. Pero kung meron kang topic na tinutukoy, kailangan alam yung petsa. Kailan tinalakay, at yun ang itatype mo, yung petsa, Salim Gimba, tsaka yung petsa, nang sa gayon po, matukoy mo yung nais mong tukuin. Ngunit kung gusto mo naman sa Gimba Channel, may mga title po na makikita mo, makakapili ka. Opo, nawa, gantimpalaan tayong lahat, kasama kayo ng mga nakikinig, ng Jannatul Firdaus, Allahumma Amin. Nawa ang ating eksklusibo na sponsor, bawat episode ng programang ito na kanilang eksklusibo na inisponsoran, opo, Islam ang Solusyon, Sunday Evening Edition, nawa maging mabigat na mabigat sa araw ng timbangan, sa araw ng paghuhukom. Allahumma Amin. Nawa gantimpalaan sila ng Allah ng kapayapaan, kaligtasan, prosperidad, masayang tahanan, at higit sa lahat po, kaligtasan ng kaluluwa sa kabilang buhay. Allahumma Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. At muli po, pagbati ng kapayapaan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.